guys, thank you for watching my video. For today's video, itatagay po natin kung paano kumuha ng occupational permit dito sa Quezon City. So, nandito ako ngayon sa building. Ayan, dala ko na yung mga requirements ko, guys. Piece of advice. Tingnan ako. Kung gusto nyo kumuha ng, permit, make it a habit or make sure na mas maaga kayo kasi ang hirap. So, kailangan meron tayong valid IDs to government IDs, NBI, and cedula. And also, you have to bring your poop kasi kailangan yun for medical. So, guys, balitaan ko palit mamaya. Dito na ako ngayon sa Quezon City Hall. So, dito yung building. So, let's see, ha? Nandito na tayo sa loob ng hindi ko alam kung BPLO o bago ng Quezon City. And update ko pa yung mamaya, ha? Alright guys, thank you for watching my video. So at the moment, ito siya. Ito yung mga forms na kailangan. So naligaw na naman ako. Kasi hindi nagbigay ng instruction yung tao. Diba? Justice. Kailangan ko pumunta dun sa... Yata ito. Kalito. Nakakalito sa Quezon City. Nagbabayad ka naman ng tama. Hindi mo intindihan, ikaw na nga nagbabayad, sumusunod ko naman sa instruction, pero sila as if that they don't really care. So nananawagan po ako dun sa dating mayor at saka dun sa newly elected na mayor, sana naman maging systematic na this time kasi nakakapagod, sayang yung effort ng mga tao. Hindi lang po ako yung nahirapan, but still, what more pa yung mga iba na hindi nila ganong naiintindihan talaga totally kung paano pagkuha ng occupational permit. So guys, once again, thank you for watching my video. Update ko kayo mamaya, okay? Moment, nag-aantay kami na tawagan kami for HIV screening. Ano ba? Screening ba? Seminar? Seminar. O, yun. Tapos, ayan ang pilaw. For the time being, ang ginawa sa amin, hinold kami. So, hindi kami kasama sa... I mean, nahabutan kami ng cut-off, so we have to wait around 2 p.m. Ayan, 2 p.m. So guys, balitaan ko kayo ulit mamaya. Thank you for watching my video. So ngayon, kukunin ko at tapos ng HIV awareness seminar. Kukunin ko na yung resulta ng lab test. Okay, wait lang po. Finally, I got my health certificate dito sa Quezon City. Ito, may good friend ako si... Ayan, so ayan. So, update ko pa kayo mamaya kasi after getting the health certificate, you need to secure a copy of your occupational permit. And sana maging seamless lang yung process. And this will be the last part. Okay, update ko kayo mamaya. Okay, this is going to be the last part yung releasing. So, all in all, umabot na ng oras. 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 5 hours. Finally, nakuha na namin. Kuha namin yung aming mayor's permit and mamaya i-review natin kung ano yung mga dapat, what they could have done better para naging maganda yung process namin. Ito mabot na like almost a day here sa Quezon City. Okay? Okay, fine namin.